of my baby. Got me staring at you, so I'm crazy. Hello guys, good morning. This is again. Today, breakfast ko ngayon guys is malunggay. Yung bunga na malunggay, tsaka nilagyan siya ng bangus. Actually, hindi ako nagluluto nito. Tapos, gumawa na lang ako ng coffee. Tapos, una kong ginawa is, uminom ako ng tsaa. So, and the other side is, pritong isda at saka rice. Diba, pinagsama ko na. So, wala akong ka-arte-arte yung kumakain guys, ha? Kung ano lang yung nakakahain sa mesa. Sa mesa, yun. Hindi ko na alam. Kung ano lang yung nakakahain sa mesa, kumakain na talaga ako guys. Iba talaga akong kumakain. Parang gusto kong araw-araw yung tumuglang din. I'm not basically kumakain ng rice everyday kasi nagda-diet ako guys. Gusto kong mag-lose ng weight. Ito guys, bunga ng malunggay. Niluluto nila. Dito lang talaga ako nakakain ng bunga ng malunggay. Kasi sa amin tinatanim lang to. Hindi ko naman alam na nakakain din pala to. Sarap pala siya guys. Tingnan mo, nakakutsara tapos kamay yung kabila. Hindi ako sanay na ano. Diba? Sabay dakot. Ayan. Actually, hindi naman namimiss ko yung mga pagkain sa probinsya guys. Yung mga pagkain gulay, yung kahit walang kanin. Yung, alam mo yung sayote, dahon ng sayote. Ang dami kong planchahin ngayon, ngayong araw na ito. Ang gagawin ko, kakain na ako. Kasi malapit na magtanghalian. Minsan kasi sa umaga guys, hindi na ako kumakain ng rice. Minsan kumain ako ng tinapay kung meron. Sa gabi, oatmeal. Pinisipan ko. Siguro sa susunod, pupunta ko ng dentist kasi, alam nyo guys, may problema ko sa ngipin. Kailangan kong paayos. Hirap tumawa. Alam nyo guys, pag masarap ang luto, masarap din ang pagkain mo. Hindi talaga ako nagluluto sa umaga guys. Alam nyo, ang hirap sa bangus kapag hindi mo binoboneless. Ang dami buto. Dami pa kong gagawin na yun guys. Minsan nagkakamay akong kumain guys.
alam nyo, ang swerte nyo na guys kapag karoon kayo ng amo na sabay kayo sa pagkain. Kapag sa oras ng kain, sabay kayo. Sasabay ka sa kanila sa isang mesa. Tapos may sarili kang kwarto, di ba? May sarili kang privacy, di ba? Ang swerte-swerte mo. Yung iba nga dyan, di ba? Alam ko yung iba dito, iba sa inyo guys, nakarelate. Nag-abroad tayo minsan guys. Ahirap ang tulugan, di ba? Pasalamat na lang kayo guys. Kasi hindi lahat ng amo. Ganun. Na, you can eat anything. Pwede mong kainin. Pagkain nila, pwede mong kainin. Di ba? Kung ano kinakain nila. Ang hirap ng mga isda na ganito. Daming buto. So guys, I'm sure sa inyo guys, pero hindi ako OFW guys. I'm not working abroad, pero nakarelate ako sa mga nagtatrabaho sa abroad. Kasi karamihan mayroong sariling kwarto, meron din iba na wala, di ba, natutulog sa sala. Pero kailangan nila magtrabaho sa ibang bansa para sa pamilya. Kahit na nahirapan na sila, bumabangon pa rin. Kaya, tayo guys, matuto tayo magtipid. Ako, kumakain din ako ng tuyo. Halata, di ba? Hindi naman ako galing sa pamilya mayaman. Yan. Tapos na. Hindi ako everyday nagkakape guys. Because I'm losing weight sometimes. Nagda-diet din ako minsan. Baka magtaka kayo guys, ano pa bang ida-diet ko? Siyempre guys, bumingat yung timbang ko. Parang baboy. Yun. Kaya bawas ako. Kailangan mabalik yung dating figure, di ba? Insecure dito. So now, I'm gonna drink coffee first. So, this is my life, guys. Bilang, ano, ang trabaho sa bahay. Medyo mahirap, guys. Malayo ka sa pamilya, pero kailangan eh. Kailangan mo mabuhay, di ba? Kailangan mo mabuhay, kailangan mo kumayod, kailangan mo magtrabaho. Wala namang trabaho na hindi nakakapagod. Kaya saludo ako sa mga nag-abroad, nagtrabaho sa ibang bansa. Kahit nahirap-nahirap na sila, kahit sa pagtulog nila hindi naman natin alam, hindi lahat, di ba? Hindi natin alam lahat ng mga sitwasyon nila doon. Nakatulog ba sila ng maayos? May maayos ba silang tulugan? Di ba? Merong iba na wala silang maayos na tulugan, pero kinaya nila yon para sa pamilya nila. Kaya, saludo ako sa inyo, guys. Ako, hindi naman ganun, pero masasabi kong, swerte ko na rin kasi may sarili kong kwarto, di ba? Tsaka, nakakain ka ng tama. Minsan nakakasabay mo pa silang kumain kapag naabutan mo, di ba? Kasi araw-araw sila pumasok. So, yun, guys. Maraming salamat sa panonood ng aking videos. Actually, unplanned mukbang. Hindi naman siya talagang ano, hindi naman talagang mukbang. Parang extraordinary lang naman na video to, guys. Because, hindi ako makalabas lagi araw-araw kasi alam nyo na mas magastos pag araw-araw ka lumalabas. Alam nyo na, pag dito sa Manila, guys, labas mo pera. Kaya saan ka punta pamasahe, hindi mo naman pwedeng lakarin kung saan ka pupunta. Like, ibang lugar ka, kailangan ka talaga masahe, kaya magastos. Hindi naman sa kuripot ako, guys. Nagtipid lang talaga ako kasi mahirap kumita ng pera. Mahirap hanapin yung pera na pinaghirapan natin. Totoo siya, kulang pa nga eh. So, thank you guys. Thank you for watching. Hope to see you soon. And hope to see you on my next vlog.